top elite, CUAI top achiever, soon to be easy top 500, millionaire circle, global ambassador. So menu palapak, para kay Applied, Evelyn, Danao, Butal. Morning po, Apps. Ayan, good morning. Maraming salamat. Sana po kukuha natin mga hosts sa malupit na balik. At saka tama po kayo sa sinabi nyo na maganda at sexy po ako. Ayan. So ayan, type 1 po kayo kung ready-ready na po kayo sa i-share ko po ngayon sa inyo, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW na sana ma-inspire po sila sa i-share ko po ngayon. So, ayan. Marami naman sa type 1. So, ibig sabihin na ready-ready na po kayo. Ayun nga pala, bago ako magpakilala sa sarili ko, gusto mo na akong magpasalamat, lalo na unang-una kay God. At saka sa ating couple founder na si Master Roy Ortega and Upline Ms. Mia Muharam at sa co-founder natin na si Crisanta Hanaya at saka si Maria Monto. Ako nga pala si Evelyn Tanaw Bukal, isang OFW. At bago po ako naging OFW po sa amin, yung background po dito, nung bago ako naging OFW, naging BHW po ako, kumbaga barangay headquarter po doon sa amin, tsaka naging treasurer ako, tsaka naging parent teacher din ako ng Pantabit Pamilyang Pilipino Program, yun po yung tawag na purpose. So, yun po. Yun po yung naging ano ko po doon sa amin. Tsaka, hindi ko talaga inakala na mag-a-abroad ako at the time. Pero, syempre, doon pa lang sa amin, marami na talaga akong naging, baga naging kapag ako. So, yun. Akala ko, hindi. Yung trabaho na yun is, kaya ko talagang buhayin yung mga anak ko. Dahil, syempre, yung tatlong trabaho na yun is, pinagsabay-sabay ko talaga. So, araw-araw, wala talaga ako sa amin. Kaya minsan ko lang din nakakasama yung mga anak ko. Sa gabi ko din sila nakakasama. Tapos, yun. Yung naging trabaho ko lahat doon sa amin is parang voluntary lang po yun. Kasi yung naging sahod ko naman sa pagiging BHW, 300 yun a month. Saka yung pagiging treasurer ko naman, 200 per month lang din yun. Saka yung pagiging pantawid ko naman po is every one year lang po kami nakakatanggap ng 1,500. So yun po, yung naging tulay po kung bakit ako naging isang OFW. Sa pamagitan po ng corpus po, yung pantawid kasi nag-meeting po kami nung sa barangay tapos mayroon kaming bisita na naghahanap ng mag-a-apply pa-abroad. So yun, hindi ako nagdalawang isip na mag-abroad. Nag-apply ako. Kasi noon pa talaga pinangarap ko talaga na mag-abroad ako. Dahil sa pangalan ng pag-a-abroad, akala ko talaga na
po talaga sa hirap. So yun, July 28 po, umalis po ako sa amin. Yun yung time na nag-apply ako papuntang abroad. Tapos November 7, nakapag-flight ako papuntang Saudi. So yun po, lagi po pong pinagdarasal na sana okay yung magiging ano ko doon sa Saudi. Pinagdarasal ko na yung employer ko doon na mabait po. Na yun, nung dumating ako sa Saudi, talaga inaasahan yung employer ko. Na sobrang ano po, malapit po talaga. Dahil 2 years po ako doon, wala akong cellphone. Hindi po ako nakakagamit ng cellphone doon. Sa pamamagitan po ng ano, paano ko makakontak sa mga anak ko. Every month po, isang business lang po ako makakatawag sa isang buwan sa pamilya ko. Kaya yung time na yun, hindi ko talaga inakala na ganun pala talaga yung magiging papit ko doon na sobrang lungkot. Dahil syempre, yun, imbis na gusto mo makita yung mga anak mo, hindi ko talaga makita sila. Tapos yung time na yun na dumating ako doon, 3 months, gusto ko talagang umuwi. Sobra talagang lungkot doon. Tsaka wala kang mapagsubukan sa ano yung magiging problema mo doon. Tapos nung time na nagkasakit ako, wala din ako doon. Tapos yun, after 2 years, nakapag-decide ako nung natapos ko yung contract ako, nakapag-decide ako na umuwi. Tapos yung time na yun, hindi talaga ako pinayaga ng amo ko na umuwi. Nakiusap sila na magstay ako ulit kahit 3 months lang daw. At yung 3 months na yun, sabi nila, dadagdagan naman daw yung sahod ko. Pinapo ako yung cellphone. Tapos yun, yung sinabi na free na ako gumamit ng cellphone, inakala ko talaga na talaga ako gumamit ng cellphone. Kaya hindi ko ini-expect na ganun din yung mangyayari. Tapos yun, sobrang po ako gumamit. Dahil syempre, magagamit ko yung cellphone ko. Tapos makapag-ano na ako ng Facebook, makikita ko na yung anak ko kung kailan ko gusto nilang makita. So yun pala, hindi rin ano yung nagiging expectation ko doon na free ako gumamit ng cellphone dahil syempre hindi ako pinagkakaroon na umuwi. Yun pala yung time na yun is, gabi lang pala ako pwedeng gumamit ng cellphone doon. Sinabi nila na free na ako gumamit ng cellphone. Tapos nung time na siguro mga isang buwan bago ako, nung nakahawak na ako ng cellphone, yun. Marami na pong nag-a-add sa akin about sa EC. Tapos yun, yung time na yun, hindi ko po talaga na ano na makaano talaga ako dito sa EC. Dahil sa marami pong nag-i-invite sa akin, hindi po talaga ako napasali. Dahil hindi ko po talaga iniisip na maano po talaga yung business na to. Tapos nung time na may nag-add sa akin na hindi ko kilala, ganun din, chine-check ko talaga yung ano niya, yung nagiging, chine-check ko talaga yung timeline niya ko, yung laman, kasi pag bawat umay mag-a-add sa akin, chine-check ko po talaga yan kung ano yung kinalang, yung laman talaga. So yun, nakita ko po talaga, wala pong part ng easy doon yung timeline niya, kaya na-accept ko po siya. Kaya yung time na yun, hindi ko talaga nakala na siya pala talaga yung way kung paano, kung paano ako makasali dito sa business na Empowered Consumerism. Tapos, yun nga po, tapos yung nagiging ano po, dahilan. Tapos yung load ko na nakapasok ako dito sa AC at nakilala ko itong Empowered Consumerism. Yun po, yung pinaliwanag niya po sa akin yung business, yun naman po, naiintindihan ko naman po yung ano, yung na Yun, sa unang padala ko po, yun po yung napadala ko, yung 3 accounts ko po. Tapos nung nakaraan po na ilang araw, mas yung mga 2 weeks po,
Yun po, kasi di ba tayong mga OFW, ano, di ba medyo tayo busy sa mga trabaho natin kaya wala tayong time masyado mag-invite doon. Kaya yung in-explain niya po sa akin kung kaya mong mag-ano, gumawa ng full-timer para mag-alaw yung ano mo. Yun, pinakinggan ko po talaga siya kung ano po talaga yung kinaganda ng magkaroon tayo ng full-timer. So yun po, hindi po ako nagdalawang isip. Nagpadala din po ako ng pang-tarudo po sa magiging full-timer ko po. So, yun yung time na naano talaga ako dito sa ACE at sineryoso ko talaga. Tapos nung time ay nagigil po talaga ako na matuto po kung ano po talaga ang kahalagahan ng business na to, kung ano po talaga yung ano dito. Tapos yung sinabi na ako na, parts, kailangan mong mag-attend ng training para mas lalo mo pang maintindihan at maunawaan yung business natin. Kaya yung time na yun, ayun. Kahit na bawal ako gumamit ng cellphone, gumawa ko na ako na dumating sa time na pag may mga training na mga talaga tinatanong ko kung anong oras para makuha ko yung cellphone. Tapos nabutin ko yung tamo ko pag umaalis, yung time na aapit sa kwarto ko, kukunin ko yung cell. Tapos papasok po ako sa CR para lang po maka-online ako. Tapos nilalagay ko siya sa loob ng bra ko. Nilalagyan ko ng headset para pag ano, hindi ko makikita ng amo ko na gumagamit ako ng cellphone. Tapos yung time na yun na nagtatrabaho ako sa kusina, hindi ko naman layan talaga headset sa cellphone ko. Kaya yun, nanghulog ako ng amo ko na gumamit ako ng cellphone. Tapos yun, kinuha yung cellphone ko. Kaya mga ilang araw, hindi na nakapag-attend ng training. Kaya, tapos yung time na yun, pinakausapan ko talaga yung amo ko na sana ibalik yung cellphone ko. Tapos yung time na yun, yun, naawa naman po yung amo ko, binalik naman po yung cellphone ko. Dahil, pag ano naman, pag pinakausapan ko talaga sinasabi ko na pag hindi nyo ibalik sa akin yung cellphone ko, hindi na po ako babalik dito sa ano nyo. Tapos yun, maraming beses ako na huli ng amo ko na kung umaattend ako ng training. Apat na beses po ako na huli na gumamit ako ng cellphone. Tapos yun, lagi lang akong nakikiusap na sana ibalik yung cellphone ko. Yun, ibabalik naman po ula yung cellphone ko. Tapos yung time na natapos ko rin yung tatlong buwan na sabi nila na nakikiusap sila ng tatlong buwan, no? Na i-extend ko doon. Umabot po talaga ng apat na buwan bago po ako naka-uwi dito sa Pilipinas. Tapos yun, March 26, naka-uwi ako dito sa Pilipinas. So, nag-quarantine ako ng 14 days. Tapos April 11, nakarating po ako dito. Nag-full good na po ako at nag-full time na po sa business natin. At yung sinundo po nila ako doon sa ano, sa hotel kung saan ako nag-quarantine na Master Roy Ortega at saka yung naging upline ko na si Angelo Ortega. Sila po yung nagsundo sa akin doon sa hotel na kung saan ako nag-quarantine. So, ayan po. Ayan lang po yung maano ko po. I-share ko po sa ngayon. Yan lang po. Ang masasabi ko lang naman po sa mga kapwa ko OFW, sana huwag yung panghihinayangan yung pera na nilabas nyo na dito, in-invest nyo dito sa business natin. Dahil alam naman natin na someday, makukuha din natin yung mga pangarap natin dito. Mababawi din natin lahat ng mga pera na inano natin dito sa business na to. At saka, always copy upline lang tayo. Always be humble lang para maano po natin yung mga goal natin, makikipat natin, maano natin talaga. At saka yung mga tao na nakapaligid sa atin, na nanigid sa atin na baka ano yan, ganyan, ganyan. So, huwag po kayong makinig dyan kasi sa lahat naman po ng ginagawa natin para naman po yung sa pamilya natin. Saka wala namang ibang nakadiscovery dito kundi tayo lang din. Hindi naman sila yung nakadiscovery dito sa naging ano natin, yung naging decision natin na tumalikaw dito. Yun lang po. Maraming salamat po.
Yun. Yan.